Welcome sa Nostalgic Film Story kung saan ay manunood tayo ng full Filipino recap ng mga pelikula. Ang papanoorin natin ngayon ay tungkol sa 6 taon gulang na batang babae, na na-inlove sa lalaking nag-time travel sa kanyang kinaroroonan. Ang pamagat ng pelikulang ito ay The Time Traveler's Wife, na ipinalabas sa mga sinehan noon 2009. Noon 1970s, ang batang si Henry ay nasa backseat ng kotse, habang ang kanyang inang si Annette ay kumakanta habang nagmamaneho. Ito ay panahon ng Kapaskuhan at ang daan ay madulas nang dahil sa snow. Ang mag-ina ay masayang ine-enjoy ang gabi, nang bigla na lang may truck na dumula sa daan, at ang kanilang kotse ay bumangga dito. Ang batang si Henry ay unti-unting naglaho at lumitaw sa tahanan ng kanyang pamilya sa nakaraan, at nakita ang sariling binabasahan ng libro ng kanyang magulang. Ilan sandali pa ay muling naglaho si Henry, at lumitaw sa kalsada malapit sa pinangyarihan ng aksidente sa kasalukuyan. Habang shock na nakatayo sa kalsada ng walang saplot, isang lalaki ang lumapit sa kanya at binalutan siya ng kumot. Ang lalaki ay nagpakilala bilang siya na mula sa hinaharap, at mabilis nitong ipinaliwanag na si Henry ay nag-time travel sa nakaraan. Matapos lisanin ang bata, ang nakatatandang Henry ay nagbalik sa kanyang sariling timeline, sa library na pinagtatrabahuhan. Ang problema sa pagta-time travel, ay hindi kontrolado ni Henry ang oras at lugar na kanyang pupuntahan. Naiiwan rin niya ang lahat ng kasuutan, at lumilitaw na walang saplot sa kanyang pupuntahan. Nang sumunod na araw, isang babaeng nagngangalan Claire ang nakakilala sa kanya sa library. Tinitigan siya nito na animo ay namamalikmata, habang si Henry ay walang idea kung sino ang babae at kung bakit siya tinitingnan nito. Biglang sinabi ni Claire na ang pagkikita nila ay alam niyang mangyayari, habang si Henry ay nagtataka pa rin kung ano ang ibig sabihin ng babae. Inimbitahan siya ni Claire na magkape sa malapit na restaurant, upang maipaliwanag sa kanya ang mga detalye ng mga sinasabi. Dumating si Henry sa restaurant kung saan ay nandoon si Claire, at ang babae ay nagsimulang ipaliwanag na nakikilala niya si Henry simula pa sa kanyang pagkabata. Ipinakita niya ang kanyang diary, at dito ay nakasulat ang lahat ng oras na sila ay nagkita ng lalaki. Sinabi ni Henry na ang kanyang madalas bisitahin lugar ay kalimitang mga lugar na mayroon importansya sa kanyang buhay, na parabang hinihila siya doon, sa tuwing magta-time travel. Ayon naman kay Claire, si Henry ay itinuturing niya bilang pinakamatalik na kaibigan, at gumagaan ang kanyang loob sa tuwing bumibisita ang lalaki. Ang gabi ay natapos sa pagsama ni Claire sa bahay ni Henry, kung saan ang dalawa ay nagsiping. Sa parehong gabi, naalala ni Claire ang kanilang unang pagkikita ni Henry noon siya ay 6 taon pa lang, nang ito ay biglang sumulpot na walang saplot habang siya ay naglalaro. Binigyan niya ito ng kumot upang takpan ang sarili, at ipinaliwanag ni Henry sa batang si Claire na siya ay isang time traveler, at sila ay magiging magkaibigan sa hinaharap. Ang bata ay nagdududa sa sinabi ng estranghero, at sinabi ni Henry na siya ay babalik sa Martes at kung maaring magdala ng damit si Claire sa araw na iyon. Ang batang babae ay nakumbinse lang nang si Henry ay magsimulang maglaho sa kanyang harapan, at maiwanan ang kumot na pinahiram dito. Kinaumagahan, si Claire ay nakakita ng lipstick sa mga gamit sa banyo ng lalaki, at siya ay nagsimulang magduda kung tatagal ang kanilang relasyon. Bagamat siya ay masaya sa piling ng lalaki, ay kilala lamang niya ang nakatatandang version nito at wala masyadong nalalaman sa kasalukuyan Henry na kanyang kasama. Subalit ayon sa lalaki, ay inaayos na niya ang kanyang buhay upang maging karapat-dapat sa pagmamahal ni Claire. Nagpatuloy ang pagyabong ng relasyon ng dalawa, at ipinakilala ni Claire si Henry sa kanyang mga kaibigan na sila Charis at Gomez. Makalipas ang ilan araw, nakita ni Gomez si Henry na nakikipag-away sa kalsada at inalam kung ano ang nangyari dito. Napansin rin niyang nakasuot ng damit na pambabae ang lalaki, habang ipinapaliwanag ni Henry ang pinagmulan ng gulo. Nang makapunta sa lugar na walang ibang tao, ay sinabi ni Henry ang kanyang sitwasyon bilang time traveler na hindi pinaniwalaan ng lalaki, at ito ay naniwala lang nang si Henry ay maglaho sa kanyang harapan. Matapos ang nasaksihan, si Gomez ay agad nagtungo kay Claire at tinanong kung nasaan si Henry. Sinabihan niya na huwag pakasalan ng babae si Henry, subalit nalaman niyang alam ni Claire ang pagta-time travel ng kanyang boyfriend. Ayon kay Claire ay iniintay niyang dumating ang lalaki sa halos buong buhay niya, at ngayon sila ay magkasama na, ay hindi na niya maaring baguhin pa ang mga pangyayari. Samantala, si Henry ay muling nag-time travel sa panahon bago mamatay ang kanyang inang si Annette, at sila ay nagkita sa loob ng train. Siya ay lumapit dito at kinausap si Annette, habang ang babae ay walang kaalam-alam, na ang lalaking kausap ay ang anak sa hinaharap.
Sa sumunod na araw, binisita ni Henry ang amang si Richard na dating tumutugtog ng violin, subalit ito ay nahinto nang dahil sa pag-iinom matapos mamatay ang asawa. Hiningi ni Henry ang singsing ng ina, dahil sa kanyang planong mag-propose kay Claire, at ito ay kalaunan ibinigay ng ama matapos magtalo ang dalawa. Nang sumunod na araw, ang lalaki ay nag-propose at si Claire ay sumagot naman ng oo. Sila ay nagsimulang maghanda para sa nalalapit na kasal, at ipinakilala ni Claire ang kanyang fiancé sa magulang. Inimbitahan ng ama ni Claire si Henry na minsan ay sumama sa kanya sa pagha-hunting, at ang lalaki ay masayang pumayag. Sa araw ng kasal, dumating si Richard sa kasal ng anak, at ang dalawa ay masayang nagyakap. Habang naghahanda para sa seremonya, ay napansin ni Gomez na ang lalaki ay biglang naglaho at siya ay agad nagpanik. Maya-maya ay biglang sumulpot ang mas matandang Henry, at ito ay agad isinuot ang damit pangkasal ng lalaki. Ang seremonya ng kasal ay nagsimula, at nagulat si Claire nang makita ang future version ng lalaking kanyang pakakasalan sa araw na iyon, subalit ito ay tinawanan lang ng dalawa. Sa reception, dumating ang present version ni Henry, na eksakto lamang para sa unang sayaw ng mag-asawa. Ang dalawa ay nagsaya sa kanilang araw ng kasal, at ipinagpatuloy ang kanilang pagmamahalan sa honeymoon. Subalit nang dumating ang oras ng kanilang pagsisiping, si Henry ay biglang naglaho at lumitaw sa panahon ng 6 na taon gulang na si Claire. Nakita niya ang damit na inihanda ng bata para sa kanya, at agad itong pinuntahan at sila ay nagkwentuhan. Tinanong ng batang babae kung si Henry ay may asawa, na sinagot naman ni Henry ng oo. Ang bata ay agad nalungkot, subalit hindi sinabi ni Henry dito na sila ang naging mag-asawa. Habang lumilipas ang panahon, ang dalawa ay namuhay tulad ng tipikal na mga bagong kasal at sila ay lumipat sa bagong apartment. Kahit ang mag-asawa ay lubos na nagmamahal sa isa't isa, ang pagta-time travel ng lalaki ay nagdulot ng problema. Minsan ay naglalaho si Henry ng ilang araw, at minsan ay inaabot pa ito ng ilang linggo. Si Claire ang lubos na apektado sa mga nangyayari, lalo na pag siya ay naiiwan ng lalaki pag mayroon mga okasyon. Nagsimulang magkaroon ng mga pagtatalo ang dalawa, nakalaunan ay ibinuhos ni Claire ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Isang gabi, hinintay ni Henry ang asawa sa labas ng pinagtatrabahuhan nito, at dinala sa tindahan ng TV. Matapos nito ay binigay niya sa nagtatakang babae ang isang tiket sa loto, at sinabing minsan ang pagta-time travel ay mayroon din pakinabang. Ang dalawa ay masayang nanood sa raffle ng loto, kung saan ang kanilang tiket ay nanalo ng $5 million. Sila ay bumili ng mas malaking bahay, at doon ay inimbitahan ang mga kaibigan. Habang naghahanda ng mga pagkain, ang apat ay nakarinig ng ingay sa sala at ito ay agad nilang pinuntahan. Doon ay nakita nila ang duguan at mas matandang version ni Henry, subalit ito ay biglang naglaho. Binaliwala ng present Henry ang nakita, kahit ang mga kasama ay sobrang nag-aalala. Sinubukan ni Claire na kausapin ang lalaki tungkol sa nasaksihan, subalit ito ay muling binaliwala ni Henry, dahil wala siyang idea kung paano at kailan siya mamamatay. Nag-aalala si Claire sapagkat sa kanyang buong buhay ay hindi niya nakita si Henry bilang matandang lalaki, at siya ay nagdadalang tao. Minsan habang kumakain, si Claire ay nakaramdam ng kakaiba sa kanyang tiyan, at nakakita ng dugo na nanggagaling sa kanya. Nalaman nilang nalaglag ang batang kanyang dinadala, na marahil dahil ito ay nag-time travel din palabas sa kanyang sinapupunan. Upang maiwasan mangyaring muli ang ganito, si Henry ay kumonsulta sa espesyalista, at doon siya ay dumaan sa mga test. Kalaunan ay nalaman ng doktor na si Henry ay mayroon genetic chromosome mutation, at ang kanilang anak ay posibleng manahin ang mutation na ito, at pinayuhan na uminom ng gamot na pampakalma. Isang gabi, nagising si Henry na mayroon dugo sa kanilang kama, at sinabi sa asawa na muling nalaglag ang dinadala nitong sanggol sa sinapupunan. Ang pagkawala ng mga posibleng maging supling ng mag-asawa ay labis na nagdulot sa kanila ng problema, at ang dalawa ay makikitang madalas na nagtatalo. Gusto ni Claire na magkaroon sila ng anak, subalit pinipigilan ito ng kondisyon ni Henry, na hindi naman nila kayang gawa ng solusyon. Dahil ayaw na ni Henry na mas lumala ang kanilang problema sa tuwing makukunan si Claire, ang lalaki ay nagdesisyon na magpa-vasectomy. Matapos ang operasyon, si Henry ay nag-travel sa 18 years old na si Claire, at humingi ng tawad sa kanyang ginawa na hindi magugustuhan ng babae. Nang si Claire ay magtanong tungkol sa kung ano ito, ay hinalikan lamang ng lalaki ang babae, na ikinagalit ni Claire dahil iyon ang kanyang unang halik. Upang mawala ang galit ng teenager, ay muli nitong hinalikan si Claire ng buong pagmamahal, bago maglaho muli pabalik sa kasalukuyan. Nang makabalik sa asawa, ipinaliwanag niya ang ginawang vasectomy sa kanya, at si Claire ay natulala lamang sa lalaki.
Ang babae ay lubos na nalungkot sa kanyang desisyon, at nahihirapan tanggapin na sila ay hindi na magkakaanak. Nang gabing iyon, ang mag-asawa ay natulog sa magkahiwalay na kwarto, nang biglang makatanggap ng tawag si Claire mula sa mas batang Henry na nangangailangan ng kanyang tulong. Ito ay agad pinuntahan ng babae, at ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa pagsisiping. Makalipas ang ilang linggo, sinabi ni Claire sa asawa ang kanyang pagsiping sa mas batang si Henry, at siya ay hindi nagtaksil sapagkat ang lalaki at asawa ay parehong tao lamang. Ipinaalam din niya kay Henry na siya ay muling nagdadalang tao, subalit sa pagkakataon ito ay hindi na siya masyadong umaasa, upang iligtas ang sarili sa posibleng pagkabigo. Lumipas ang panahon, nalaman ng mag-asawa na babae ang kanilang magiging anak, na labis na nagdulot ng ligaya sa dalawa. Ito ang pinakamatagal na pagbubuntis na naranasan ni Claire, at siya ay nagdesisyon na umisip ng pangalan para sa anak. Si Henry ay muling nag-time travel, at siya ay nagising sa zoo sa loob ng salamin na kulungan. Nang siya ay makalabas, isang batang babae ang tumawag sa kanya ng daddy, at ipinaliwanag nito na siya ay kanyang anak na si Alba. Sinabi rin ng bata na sobrang namimiss niya ang ama, na labis ikinagulat ni Henry at na-realize na ang ipinagbubuntis ni Claire ay hindi malalaglag. Ikinwento rin ni Alba na siya ay nagta-time travel rin kagaya ng ama, at ito ay kaya niyang kontrolin. Sa kasamaang palad ay binanggit rin ng anak, na si Henry ay pumanaw noon siya ay 5 taon gulang pa lang, na ikinalungkot ng lalaki. Sa kasalukuyan, si Claire ay nanganak ng malusog na batang babae, at ito ay pinangalanan nilang Alba. Pinalaki nila ang anak ng puno ng pagmamahal, kasama ang ibang mga kapamilya at mahal sa buhay. Sa 5 taon kaarawan ni Alba, si Henry ay nag-aalala sapagkat si Alba ay 5 years old na, at ang kanyang buhay ay nalalapit na ang pagtatapos. Habang naghahanda para sa party ng anak, nakita nila ang older version ni Alba na kalaro ang present Alba. Sinabi rin nito sa nakababatang Alba ang nalalapit na pagkamatay ng ama, at kailangan nitong ihanda ang sarili. Kalaunan, sinabi ni Alba kay Claire ang nalaman, at kinausap nito ang asawa. Nang sumunod na araw, si Henry ay nag-time travel muli, at bumalik na nilalamig at may hypothermia. Ito ay agad nilang isinugod sa ospital, na nagresulta upang ma-confine sa wheelchair ang lalaki. Nang sumunod na mag-time travel si Henry, siya ay sumulpot sa gabi ng bagong taon, kung saan ay nakita niya ang kanyang pagpanaw sa piling ng pamilya. Makalipas ang ilang linggo, sinulit ni Henry ang kanyang oras na kasama ang mga mahal sa buhay, habang nalalapit ang bagong taon. Sa gabi ng New Year's Eve, sila ay nagpa-party sa kanilang tahanan, at inipon ang lahat ng mga kapamilya at kaibigan. Si Henry ay nagpasalamat at namaalam kay Gomez, at kinausap ang asawang walang kaalam-alam sa nalalapit na trahedyang mangyayari sa pamilya ng gabing iyon. Subalit dahil sa ekspresyon ng mukha ni Henry, nagduda si Claire sa posibleng mangyari at niyakap ang asawa na parang iyon na ang huling sandali para sa kanila. Nang magsimula ang mga fireworks sa pagtatapos ng taon, si Henry ay unti-unting naglaho at naiwan ang asawang mag-isa. Siya ay nagising sa nagyayelong kakahuyan, at doon ay nakakita ng deer sa kanyang kalapit. Ito ay biglang tumakbo nang may marinig na pumutok, at tinamaan si Henry na bigla rin naglaho. Ang ama at kapatid ni Claire ay nagha-hunting, at nagtaka ang mga ito sa nakitang dugong na iwanan ni Henry sa snow. Inakala nilang nadaplisan lang nila ang deer at ito ay nakatakas. Sa kasalukuyan, si Henry ay nakabalik sa party na naghihingalo, at ang kanyang pamilya ay walang nagawa kundi tanggapin ang nangyari at umiyak. Ilan araw ang nakalipas mula sa pagkamatay ni Henry, si Claire ay wala pa rin kibo at sobrang nalulungkot, at nilapitan ito ni Alba upang pag-aanin ang loob. Makalipas ang ilang taon, habang si Alba ay naglalaro kasama ang mga anak ni Gomez, si Henry ay biglang sumunpot mula sa kakahuyan at niyakap ang bata. Tumakbo ang kanyang mga kalaro sa bahay upang tawagin si Claire, at ang babae ay mabilis na nagpunta sa kinaroroonan ni Henry. Ang dalawa ay buong pagmamahal na nagyakap, habang tinanong ni Claire kung bakit hindi sinabi ni Henry ang kanyang pagbisita. Sumagot ang lalaki na gusto niya na makamove on ang asawa, at huwag nitong igugol ang buong oras sa pag-iintay sa kanya. Matapos ang buong pagmamahal na halik, si Henry ay unti-unting naglaho at na-realize ni Claire ang katotohanan sa sinabi ng lalaki. At yan po ang full Tagalog recap ng The Time Traveler's Wife noon 2009. Maraming salamat sa panonood. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.